mga boss, it's me again, Boss Edan Tondo. So ayan, sa nakikita nyo ngayon. So magkakaroon ulit tayo ngayon ng food tasting dahil pinadalan tayo ng food ni Madam Cherise Ann Solomon. So isa siyang online seller na nagtitinda ng carbonara, baked mac, lasagna, and gelatin. So binigyan niya ito sa atin para sa isang malupitang food tasting. So this is a sponsor, pero, ito pero ha, hindi porkit sinabi natin na sponsor is, yun na agad, puro positive na agad yung mga sasabihin natin, okay? So this is para lang sa akin, para sa panglasa ko talaga, kung talaga bang masarap siya or hindi. Tsaka kasi syempre, vlog natin to, so sasabihin lang naman talaga natin kung ano yung talaga naman talaga, kung ano yung dapat na dapat nating sabihin, okay? Kasi syempre, di ba, yung mga content natin is talagang mga highly recommended talaga. So wala akong vlog na mga tapon, ganun. I mean, hindi naman ito talitapon. Kumbaga yung binablog ko talaga is talagang alam ko na magugustuhan nyo. So, syempre, iba-iba yung taste buds natin, iba-iba yung panlasa natin. Pero, talagang malalaman mo, yung mga pinupuntahan talaga naman natin is talagang makikita nyo naman na napakadaming tao, di ba? So, ibig sabihin talagang mare-recommend na siya kasi dami naman talaga kumakain. So, bago natin simulan to, ito na nga. Masasabi ko na, feeling ko, mare-recommend ko siya kasi nakaamoy ko na agad siya. Actually, pagkabigay pa lang sa akin ni Madam to, gusto ko na agad kainin. Pero, syempre, para sa vlog natin, di ba? So, para ma-review din natin, di ba? So, unang-una, gusto ko munang i-vlog si Madam. So, Madam, ang pangalan niya is Madam Cherise Solomon. So, ilalagay ko yan dito. Yan. So, pwede kayong umorder sa kanya. I-PM niyo lang siya. At pwede niyo rin siyang kontakin sa 0947-889-9258. So, itong tinda ni Madam is available every Saturday and Sunday. Yan na. So, kasi syempre, kailangan natin disuportahan ang mga online seller. Kasi, di ba, dito tayo magsisimula. Pagaya ko, isang small time or aspiring YouTuber lang ako. So, syempre, gusto ko lang magpasalamat kasi meron agad naka-appreciate ng mga vlogs ko. At higit sa lahat, meron agad nag-sponsor. Syempre, di ba, hindi pa naman tayo totally ilalay, hindi pa naman tayo. At hindi rin ako nag-expect ng ganung kalaki. So, syempre, kung ano lang talaga yung gusto kong i-vlog, ayun lang talaga. So, syempre, since nag-message sa atin si Madam, lumapit siya sa atin. At binigyan na nga tayo ng carbonara and lasagna para matikman natin. So, dito talaga natin matitikman at malalaman kung mare-recommend ko ba talaga siya sa inyo or hindi. Okay? So, no bias to, no hard feelings. Kung ano talaga yung taste buds ko, ayun talaga yung sasabihin ko. Anyway, so ito si Madam, nagtitinda siya nga every Saturday and Sunday around Tondo din. So syempre, lahat naman tayo is tiga-Tondo. So kasi syempre, di ba, ang manonood sa atin sa YouTube, buong mundo yan eh. So pinaka syempre, ang pinaka content natin is for Tondo only, di ba? Kaya nga, tinamag tayong Boss Ed ng Tondo, di ba? So kahit hindi pa tayo tunay na boss, ang pangit naman kasi kapag Ed ng Tondo. Parang pangit, di ba? So parang in-advance ko na, ginawa ko na siyang boss, kahit hindi pa ako boss. Boss Ed ng Tondo, yun na yun. So unang-una, magpapasalamat ulit ako kasi nakarating na tayo sa 300 subscribers. Maraming salamat po sa tiwala nyo. So ito na nga, bago pa maiyak, simulan na natin to, ang ating food tasting ng lasagna and carbonara. Ala Madam Cherise Ann Solomon. So again Madam, thank you sa iyo sa tiwala mo sa binigay mo sa akin. Binigay mo ako ng opportunity para matikman tong napakasarap at napakapangong luto mo. As in, nagugutom na ako. So papakita ko muna sa inyo kung gano'n siya ka-yummy. Yan. Yan. So set mo lang muna natin malapit tayong ganun. Tingnan natin magpo-focus. Kasi baka malaglag, di ba? Yan. Ayun na nga, i-video-roll ko na lang to, di ba, guys? So para makita niyo siya ng buong buo. Yan. So let's taste it na. So kasi para sa akin ha, first impression last. So ibig sabihin, unang bite ko pa lang, kapag nagustuhan ko na agad, maubos ko siya. Kapag medge-medge, yun na yan. Okay. So, umpisaan muna natin dito sa kanilang focus, kanyari, DSLR. Kita ba? Hindi. Lumilim lang ako. So, ito yung kanilang garlic bread. So, syempre, kapag bumili ka ng lasagna, libre na yung garlic bread. Okay? Tignan natin. Gutom ako. I admit na gutom ako. Kasi kaka-uwi ko lang talaga sa work. Galing ako ng work. Ayan. Wow. Nabawa ko. Hindi siya. Ako hindi ko totally mga kanyo eh. Kasi baka matapon. Ayan. So talagang makikita mo naman talaga na it looks yummy. Let's eat. This is the first bite. This is second bite. Masarap siya guys. So kung in-rate ko siya, nabibigyan natin siya ng 8.5. To be honest. Bibigyan natin siya ng 8.5. So sasabihin ko yan, pero bibitinin ko muna kayo. Kung bakit. Dito na tayo sa second part. Dito ako excited kasi alam niyo naman na gumagawa rin ako ng carbonara dito for early 75 pesos. Ayan. So itong carbonara ni Madam, napakabigat. So, masasabi ko na good for to. Dito maubos ng isang tao lang. Tsaka ang gamit ni Madam is fettuccine talaga. Yamanin! Yamanin si Madam! Ayun, fettuccine talaga guys ha. Hindi yan totally pasta lang na kung ano-ano. Sana makita, diba? Anyway, yun na nga. Fettuccine siya. Original. Okay, this is the first bite again. Wow! Grabe naman yung pagka-creamy. Naniniling nyo ba? Ang creamy niya, as in. Hindi ka maniniwala. Pero hindi natin kailangan maging OA. As in, ang creamy. Sana huwag tumapon, di ba? Ayun na. Ayun na, tumapon na nga. Yeah. This is the first bite. May nanalo na. May nanalo na! Yeah. Alamin natin mabuti, ha?
Ang dami. Madam, thank you ah. Thank you sa diwala mo. My God, sana naririnig, diba? Sana pang ASMR. Hindi talaga kaya ito ubusin ng isang tao. Ay, siguro kaya ito yung pataling gutom na gutom ka. Oh my God, tumapal. Ang dami. Punong-puno yung ilalim. Hindi lang pang ibabaw. Okay, hindi lang pang ibabaw. Pang ilalim din siya. Oh my God, tumapal. This is the second bite. At ang dami. Loaded. Solid. May nanalo na. I'm getting closer to the camera. Ayan. So, yun na nga, guys. So, again, this is the look of carbonara and lasagna ni Madam Cherise Ann Solomon. Okay, dito na tayo, di ba? Para sa lasagna, kaya ako sinabi na 8.5. Yung lasa nandun. Masarap siya. So, kapag ina naman kasi siya is, hindi siya mukhang totally marami tingnan. Parang good for one lang naman siya. Pero syempre, napakamura lang din naman kasi nito. Kaya, ganun yung pinaka, ano niya. Pero kasi syempre, di ba, ang hirap gawin nito, di ba? Kaya, medge, nandun tayo. So, ang rate ko dito is 8.5. Then, dito kay carbonara, wala akong masabi. 9. Kasi 9. So, syempre, hindi tayo magbibigay ng 10, di ba? Kapag sinabi mo kasing 10, sobrang perfect na. Baka yung 10 yung carbonara ko. Claim it and own it. Hindi, joke lang. As in 9 siya. Kaya ako nasabing 9, number 1, sobrang solid. Pero kasi sinabi ni Madam, hindi porkit binigay niya to, syempre, sasarapan niya, dadamihan niya, dadagdagan niya, hindi. Kung ano yung binibenta ni Madam, ito lang talaga. No more, no less. Yung timbang niya, same. Yung pagkarami ng sauce, same. Ingredients, same. Packaging same, all same. As in same lang. Hindi siya porkit binigay siya para ma-impress tayo, para ma-impress kayo. Hindi. As in hindi. Kasi ayun ang unang-unang sinabi niya. Okay? So yun na nga, I must say na, this is number 3. Marirate ko to ng 9. Kasi ang sarap. Sobra. Yun. Wait lang ha, kain lang ako ha. Alam niyo namang hindi ako sanay kumain. Ang creamy niya talaga. Wait lang. At yun na nga, nagbabalik tayo dahil nakalimutan ko pala ang kanilang price list. Pasensya na, tao lang. Anyway, ito na siya. So, ang lasagna natin is 90 pesos. And ang carbonara is 80 pesos. And ang baked mac, 80 pesos din. And gelatin is 60 pesos lang. So, siguro gagawin natin ito ng part 2 for the entire menu. At para matikman din natin ang baked mac nila and gelatin. So, kasi as in naubos na. Napag-ubusan ako. Anyway, marami pa rin salamat, madam, diba? So, yun alam na. Talagang thank you kasi nagtiwala ka sa akin na magpa-food tasting. Yun na nga. So, ubusin muna natin ito, guys, ha? Kasi talaga nagubutan na. Yummy. Sarap na carbonara. Na-joke ka, na-joke. Talagang marirecommend ko itong carbonara. I must say na talagang kinarecommend ko itong carbonara ni Madam. Na malaban siya. Parang kalasa ng carbonara ko. O nga pala. So kahit hindi pa tapos itong video na ito, magka-shoutout na ako. Gusto ko nga palang i-shoutout si ang ating mga organic subscribers. So, unang-una syempre si Madam. Ikaw, Madam. Madam, thank you so much sa tiwala mo na ipa-food taste itong mga ano tinda mo. So, sana lumago ka pa, kagaya ko. Syempre, sana all. Yun na lang, di ba? Alam niyo naman. Sana lahat tayo, di ba? Sabay-sabay umahon. Kasi mga, ako mamaging issue pa to. Maraming mga naghahatakan. Mga dahing mga ano. Alam niyo na yun? Anyway, shout out kay Aris Palimata, nakaklasiko ng high school, na isa na siyang police ngayon. Shout out sa iyo, boss. At kay malupitang tropa kong motoristang rider na si Brickson, Season, na teacher din. At isang soccer player. So, shout out sa inyo, Boss Aris and Boss Brickson Season. So, yan. Kain muna tayo. At sinasanay ko na rin magsalita habang kumakain. Ito na yun. Ang sarap ng purple namin, Madam. Tsaka yung mushroom niyan, sarap talaga. Pansanin naman natin ang bigla. Ay, ano? Lasagna. Yung lasagna masarap din siya, pero yun na nga, kasi kapag sinabi mong lasagna, ito ha, no, ano to, ano, bias, ano to. Kapag sinabi mong lasagna, number one pumapasok sa akin, para sa akin is, ano, Greenwich talaga. So, kapag nakikita mo yung lasa ng Greenwich, masasabi ko na, 9. Okay? Yun yung basihan ko ha. So, for me, number, apang 9 talaga, yung Greenwich. Siyempre, ewan ko kung may mga katalo ba dun. Dalaw ka lang. Dito lang sa atin, ha? Dito lang sa tondo. Masarap siya, pero ang pinaka-real taste ko dito is ano siya? More on sauce. Kasi siyempre sa lasagna na nakasanayan ko, at sigurado kung nakasanayan nyo rin, kailangan talaga is makreamy, di ba? Ewan ko ha, para sa akin lang yun ha, kasi yung lasagna ng Greenwich, di ba, creamy. Tsaka talagang ma-cheese.
Well, ito rin naman. Ayan, kita nyo naman, diba? Ayan. Nakatuwa si madam, ang galing gumawa. Kasi ako sa totoo, hindi ako marunong gumawa ng lasagna. Pero carbonara, marunong na. May YouTube lang din yun. So, search ka lang din naman kasi. Alam mo hindi ka ano, nagutom lang. Kasi syempre tayo kapag gutom tayo. Syempre kapag gutom tayo, mag-expect agad tayo ng sarap ng pagkain, di ba? Yun. So ito talagang masasabi ko na, talagang 2 thumbs up sa carbonara. Yun. Talagang ito guys ha, serious ano to. Para recommend ko sa inyo itong carbonara. Ayon sa panlasa ko ha. Pero itong lasagna, para sa akin, medge-medge. Pwede rin naman, pero hindi ko totally siya ano. Pero masarap din naman siya, as in, masarap din siya. Pero iba lang talaga yung hinahanap ko na kaparang, kasi syempre kapag lasagna, expect ko singasa ng greenwich niya. O hindi, sponsor nila. Yun lang. Anyway, talagang itong carbonara. Excuse me. Solid. Kasi diba, sa mga nakakilala sa akin na gumagawa din ako ng carbonara, nagluluto din ako at nagtitinda din ako. So sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, sa lahat ng mga nanonood, sana supportahan din natin lahat ng mga nag-online shop. Kasi dito sila nagsisimula sa mga wala pang ano, wala pang mga physical store, diba? Pagkaya ko, wala rin akong physical store, pero nagtitinda rin naman ako ng carbonara at saka ng puto. Kumbaga may side line lang tayo kasi kailangan natin yan, diba? Huwag tayong masanay sa minimum lang na sahod. Huwag na one. Ewan ko sa ako na ano yan eh. Kung may nagsabi sa akin, or nabasa ko, or narinig ko na tayong mga Pinoy, sana umulad tayo. Sana huwag tayong umasa sa minimum lang. Hindi sa pag-aano to ha, wala akong sinisino or what. Hindi ko rin sinasabing ano ako. Sahod ko, maniwala ko yung below minimum lang. Hindi kayo maniniwala, but believe me, it's true. Yun, mamaiyak ako. Anyway, yan. Hindi ko siya pinilit ubusin ha. Talagang inubos ko kasi gusto ko. Ito talagang hindi ko maubos. Kasi totoo lang, di ba? Ayaw kasing maano yung vlog ko, di ba? Hindi naman sa pag-aano ha. Baguhan lang ako, oo. Pero kasi para sa akin, gusto ko yung mga content ko solid. Alam niyo yun. Kasi syempre, bilang aspirant vlogger, aspirant YouTuber, parang ka nagtatanim eh. Kung anong itinanim mo, siya yung kaanihin mo. Okay? So, paano ba ang pinaka-explanation? Ayun na nga. So talagang ang gusto ko mangyari, ang mga i-upload ko talaga dito sa channel ko is yung talagang mga highly recommended. Okay? So sino ba naman si Boss Edang Tundo para humindi sa mga totaling lumalapit? Kasi hindi naman sa pag-aano, di ba? Kagaya niyan si kagaya ni Boss Madam Cherish Ann Solomon na talagang willing siya. Kaya nagpapasalamat ako kasi hindi, sino ba naman ako? Hindi naman ako totally kilala, hindi ako artista. Napaka very tiny, super tiny small YouTuber lang ako. Kumpara sa mga ibang YouTuber na talagang kilala na, talagang nagpapabayad na, talagang mismong binabayaran na sila, di ba? Nakakatuwa lang kasi ako, hindi pa ako totally, alam niyo naman 'yan. Naka 300 subscribers pa lang tayo. Pero sa mga friends ko, alam niyo 'yan, di ba? Meron kagaya ng mga binlog ko nung nakaraan. Nagte-thank you sila kasi na-appreciate nila yung ginawa ko, tsaka yung management nung last vlog ko. Nakakatuwa lang talaga as in. So as in meron din mga nagme-message sa akin na mga maliit na kagaya ng ganito na alam niyo 'yun, yung mga gusto rin. Lahat naman tayo, i-admit natin 'yan. Lahat tayo gusto nating umangat. So why not na magtulungan tayo, di ba? So itong napakaliit na bagay na 'to, mag-grow 'yan eh. Diba? Ayun. Tsaka food vlogs to, bakit? Parang ang drama ko. Yun na nga. Sige na nga. Para ano. Wala nang MMA. Wala tayong halong chemical. Ay mas naman recommend ko po itong carbonara. Again, once again, maraming salamat Madam Cherise Ann Solomon sa opportunity na to. Maraming salamat po. Okay? So sa part 2 sana, bibili naman ako. Gusto kong itry yung ano mo, Bake Mac and Gelatin. Kasi hindi rin ako totally marunong gumawa nun. Kaya gusto kong matikman siya. So itong carbonara kasi talagang isishare ko din sa iyo yung carbonara na gawa ko. So, yun lang. Thank you so much, guys. Sa panonood ng vlog ko, sana suportahan nyo ako. Sana all, di ba? Yun. This is the light. This is the last bite, mga boss. Ayan. At dito ko na rin tataposin itong vlog na to. Again. Maraming salamat, madam. At maraming salamat din sa inyo sa lahat na nagtitiwala sa akin. In perfect time. Sabi nga nila, diba? Sa tamang panahon. Ayun, sa tamang panahon. Piling ko unlad naman ako. Piling ko yun. Naniniwala ako. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. So, salamat mga boss. Boss Ed ng Tundo. Boss Trip sa Tundo. Boss Ed ng Tundo.